base sa Metro Manila Accident Reporting and Analysis System. Pangalawa ang rear-end collision sa pinakamaraming naitalang aksidente sa Metro Manila noong 2021. Narito ang mga safety driving tips para maiwasan ang rear-end collision. Nangyayari ang rear-end collision kapag nabunggo ng isang sasakyan ang likurang bahagi ng sasakyan na nasa harap nito. Ang may mali sa rear-end collision ay ang rear-end driver na sumusunod sa iyong likuran dahil siya ay hindi nakapag-adjust sa kanyang maintaining safe following distance. Isa ang rear-end collision sa most common type automobile accidents. Ang taong na-involved sa ganitong aksidente ay maaaring magtamo ng whiplash injury. Ang whiplash ay isang serious neck injury na dulot ng malakas at bigla ang back and forth motion ng leeg. Maaari ding makaranas ng compression of spine o kaya ay ma-dislocate ang mga buto sa spinal column ng taong na-aksidente. Kaya mahalagang alam ng mga motorista kung paanong maiiwasan ang rear-end collision. Paano nga ba maiiwasan ang rear-end collision? Check the brake, follow the speed limit, maintain a safe following distance, and drive friendly. Magbigay o magparaya sa mga motorista sa kalsada. Pwede tayo magbigay ng safe following distance for at least 2 to 3 second gap method. Sa adverse condition, pwede tayo mag-extend ng 4 pataas sa segundo para makasigurado tayo na safe ang ating distansya sa sinusundang mga sasakyan. Ang 3-second rule ay ginagamit upang makapag-maintain ng safe following distance mula sa nasa harap na sasakyan. Nakatutulong ito para makaiwas sa aksidente tulad ng rear-end collision. Paano nga bang gawin ang 3-second rule? Humanap ng non-moving object sa kalsada gaya ng speed limit sign. Kapag lumagpas na sa non-moving object ang sasakyan na nasa harap mo, simula na ang pagbilang hanggang 3 seconds. Kapag masama ang panahon o hindi maganda ang road condition, maaaring magbilang ng 4 hanggang 6 na segundo. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng mas mahabang reaction time ang rear driver kapag bigla ang tumigil ang nasa harap na sasakyan. Mas makapaghahanda rin ang rear driver kung sakaling may road hazards na posible niyang daanan. Laging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. For more road safety tips, subscribe to our YouTube channel and follow our social media accounts.